Hello guys, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Sa videong ito ay atin pong pakinggan at panoorin ang mga patotoo ni kapatid na Victor Neri tungkol sa Iglesia ni Cristo. At bago po yan, hayaan niyo po muna akong ipakilala sa inyo si kapatid na Victor Neri. Si kapatid na Victor Neri ay ipinanganak noong February 19, 1976 at siya ay 44 years old na. Si kapatid na Victor Neri ay isang chef din at nagmamay-ari ng isang restaurant na nagngangalang Sod. Noong 2007, nagpahinga si Victor Neri mula sa entertainment industry. Siya ay isang actor na Pilipino at nagtapos din siya sa culinary arts mula sa isang Le Cordon Bleu ng Bangkok at moonlighting bilang isang cook sa Thailand restaurant. Gumugol din siya ng 2.5 taon sa Hong Kong upang magtrabaho sa isang insurance company at higit sa 1 taon sa Beijing para mag-aral ng Mandarin. Si kapatid na Victor Neri ay nagsanay din bilang isang bomb disposal technician sa Philippine Coast Guard at panandaliang nagtrabaho sa Bureau of Immigration ng Pilipinas sa Fugitive Search Unit. Si kapatid na Victor Neri ay tumanggap ng banal na bautismo sa loob ng Iglesia ni Cristo noong Nobyembre 25, 2017. At kasalukuyan siyang natala bilang isang miyembro sa lokal ng kongregasyon ng Bayan-Bayan, Metro Manila East. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Halos 3 taon ng miyembro ng Iglesia ni Cristo si kapatid na Victor Neri. Bakit siya nagdesisyon na mag-iba ng reliyon mula sa pagiging katoliko? Pakinggan po natin at panoorin ang kanyang paliwanag at patotoo ukol dito. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Ako po si kapatid na Victor Neri, dating Katoliko. Alam mo, kumaga kami handog ng Katolik eh. Hindi naman kami tinanong, gusto namin ngayon Katoliko eh, di ba? Isinubo lang sa amin. Hindi naman bawal magtanong, pero nagtatanong pa rin. Pero nung 1560, doon ka na nagtatanong. Siyempre, di ba? Oh, kailangan mo mangkumpisal. Bakit? Sino yan? Akala ko ba, humans are humans, God is God. Eh, ampare, sabi ko, di ba tao, ampare tao? Oo. Eh, ba't ko sasabihin yung mga kasalanan ko sa kanila? Hindi, eh, yan yung tamang gawin. Gawin mo lang. So, doon na kami nagka-class nung 1670 na ako. Bumalik ako. Sa teacher yun. O sige, kung tao tayo lahat, religion class yun. Ako, kumpisal sa pare. Kanino kumukumpisal yung pare? Sa Diyos. Eh, ba't di na lang ako dumiretso sa Diyos? Sabi ko, hindi. Siyempre, nung bata, hindi. Tama, basta yan. Okay, so nawalan ako ng ano. Ano ang nakita kong kaibahan ng Iglesia ni Cristo is nung unang-una, nung ako'y naimbitahan, nakita ko yung dedikasyon ng mga kapatid. Yun yung nag-spark ng interest or wonder na, kasi hindi ko nakita yun sa ano eh, sa Catholic eh. Kumbaga, sa Catholic, bara-bara eh. Alam mo yun, kung pupunta, pupunta. Kung hindi, hindi. Hindi kailangan magbihis, pwede na katsinayas. Yung parang walang-walang sistema. So, nung nakita ko, in-explain sa akin, unti-unti, sabi sa akin, kagbakalalaki, nasa kaliwa, mababae, nasa kanan. Ha? Sabi ko, bakit?
natanong ko nang bakit, pero nung sinabi sa akin yung explanation, oo nga naman. Sabi sa akin, Kabik, sige, kung gusto mo bumalik, balik ka. Diba? Kung meron ka pang tanong, sige po. So, isip lang ako. Kasi, parang, ano pa rin eh. Sabi ko, love ko, nung unang visit ko, I want to know more. Sabi, I want to know more what's happening with the church. What's going on? Bakit ganito ang dedikasyon? Yun ang question ko noon eh. Bakit ganito ang dedikasyon ng mga tao na to? There must be a reason. Diba? There must be a reason. Diba? Compared to others. Yung isa kong kaibigan, nasa set ako nung nag-shooting. Panoorin mo to. Kasi may break eh. Ang shooting kasi minsan nagtetake ka, minsan natutulog ka. Alam ko na kukunan ako after 4 hours pa. Nilapagan ako ng computer. Pinapanood sa akin yung Felix Marano. So, nunod lang. Nunod lang. Nakita ko yung dinadaanan niya. Oh, ano ito? Ayan, inaaral din niya lahat. Lahat. Diba? Yun yung nasa movie. Kung ano, kine-question niya. Sabi ko, oh, yan yung ginagawa ko. Oh, sige. So, after the movie, okay. Entertaining. Interesting. Bumalik ako. Sabay, sige nga po. Doktrinahan niyo nga po. Sabi ko, sige po. Nung time na yun, tinuktin na kagad ako. Nung sinabi, kailan po tayo magsimula? Pwede ka na ba ngayon? Sige po. Sabi ko, doktrinahan na kagad. Sige po. Okay. Ina-explain na, everything is based on the Bible. So, sige. Doon kami nag-stop. Taga lang po. Ano yung sabihin po nun? No, everything is based on the Bible. Kasi yun din naman ang sinasabi ng iba. Di ba? Ang sabi sa akin, literal po, lahat po ng ginagawa natin ay hindi po tayo gagalaw na hindi nakasabi sa Biblia. Sige. Sige nga po. Katulad ng ano? Sige po. Pagsamba. Binasa. Sige. Eh yung siyempre, yung mga usap-usapan nun, eh yung paghandog. Totoo ba yan? Sabi ko, totoo ba yung paghandog niyan? Opo, handog. Panasa. Oo nga. So, nung unti-unti na ako nagsasamba, every topic, katulad na nung last week, kung bakit ako nagsamba, yun yung topic. So, you know, kami, convert kami. Kami, choice namin pumunta dito eh. So, sana yung pagiging iglesia natin, isang puso talaga.